Napaigdad si Monique na ang sumunod na tumunog ay ang cellphone niya. Kinakabahang kinuha niya iyon sa mesang pinagpatungan niya noon. Nakahinga siya ng maluwag na makita ang si Lance ang tumatawag. Agad niyang sinagot iyon. "Are you okay?" Nag-aalala lang bungad ni Lance sa kanya. Bumuntong hininga siya. "As of the moment, yes, pero ayaw nilang tigilan ang pagpindot sa doorbell." Natutulog si Liam. Natatakot ako na baka magising siya sa ingay at matakot siya. "Damn, it's as if they know I'm not there." Frustrated na sabi ni Lance. "Cancel all my appointments today." Narinig niyang sabi ni Lance sa sekretary nito. Saka muli siyang kinausap. "Monique, don't open the door until I get there, okay?" Tumango siya kahit hindi siya nito nakikita. "Sige, Lance." "It's okay, honey. I will handle this." Yun lamang at nagpaalam na ito. Bumuntong hininga si Monique at pinunta ng anak nila sa silid nito. Kakasakay pa lamang ni Lance ng kotse niya, tumunog na ulit ang cellphone niya. Dinukot niya yon sa bulsa ng pantalon niya at tinignan kung sinong tumatawag. Si Nathan. Mabilis niyang sinagot iyon at pinindot ang loudspeaker mode habang binubuhay ang makina ng kotse niya. "I will explain everything later, Nathan. Can you contact Jeremy for me?" Agad na sabi ni Lance. "Okay, papunta na rin kami ni Lendon sa bahay mo. We will think of something to divert the reporters. Huwag mong kakalimutan ang paliwanag mo, okay?" "Oo na." Yun lang, at pinutulan ni Lance ang tawag. Mas gusto niyang makarating sa bahay niya sa lalong madaling panahon kaysa ang magpaliwanag dito. He was about to go crazy with worry for Monique and their son. Marahas na namura niya ang mga reporter na walang ginawang matino kundi makaisyoso sa buhay niya. Mabuti sana kung siya lang ang madadamay. Magagawa niya pang baliwalain yun noon. Pero hindi siya papayag na maapektuhan noon ang mag-ina niya. Marahas siyang bumuga ng hangin nang tumunog ulit ang cellphone niya. Hindi tinitingnan sinagot niya iyon. "Lance!" Napatiimbagang siya nang marinig ang galit na boses ng kanyang ama. "Just what the hell is this all about? Wala kang sinasabi sa amin ng mama mo at hindi namin alam kung paano ipapaliwanag sa lahat ng nagtatanong sa amin kung sino ang babaeng binabahay mo." Bumuga si Lance ng hangin. "I'm supposed to tell you about it over our family dinner this weekend, Papa. Naunahan lang ako ng mga reporter," sagot ni Lance. "Hinintay mo pang mauna sila. Worst, you make something that makes me so hype like this. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa'yo noon at sa nangyari sa mga kapatid mo?" "I know. I will explain later." "You should, dahil papunta na kami ng mama mo sa bahay mo. Hindi matahimik ang mama mo hanggat hindi namin nakakausap ang babaeng yun." Maotoridad na sabi ng papa niya. Kumabog ang dibdib niya. "Papa, don't argue anymore, Lance. Malaki ang tiwala ko sa'yo na alam mo na ang ginagawa mo. Kaya ako nga binigay sa'yo ang posisyon mo sa kumpanya. Kahit maraming hindi nagustuhan ang desisyon ko noon. But I can't believe you will choose to live with a woman before introducing her to us. Magkita na lamang tayo sa bahay mo." Yun lang, at nawala na ito sa kabilang linya. "Damn it!" Frustrated na sabi ni Lance. "Mama, ano pa nangyayari?" Niyakap ni Monique si Liam nang marinig niya ang takot sa boses nito. Hindi pa rin kasi tumitigil sa pagpindot ng doorbell ang kung sino mang nasa labas ng bahay. Nang sumilip siya kanina sa labas, lalo pang dumami ang mga reporter na naroon. Pakiramdam pa niya may nakakita sa pagsilip niya sa bintana dahil nagkislapan ng mga flash ng kamera ng mga ito. "Huwag kang mag-alala, anak. Darating ng papa mo. Hindi niya tayo papabayaan." Pag-alala ni Monique dito kahit na maging siya ay natataranta na. "Sandali lang, anak, at lalabas lang ako, ha? Titingnan ko kung dumating ng papa mo." Paalam niya rito maya-maya. Humigpit ang yakap nito pero tumungo naman at bantulot na bumitaw sa kanya. Huminga siya ng malalim at hinulikan ito bago siya lumabas. Nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Sumikdo ang puso ni Monique. "Si Lance na ba yun? Pero may susi naman ito." Bantulot siyang lumapit sa pinto at pinindot ang touchscreen LCD na nakadikit sa pader para malaman kung sinong nasa labas. Isang may edad na lalaki at babae ang bumungad sa paningin niya. Nagliparan ng mga paro-paro
sa sikmura niya dahil kilalang kilala niya mga ito, ang mga magulang ni Lance. Open the door. Seryosong utos ng ama ni Lance na tila alam nito na nakikita niya mga ito. Sumulyap si Monique sa nakapinid na pinto ng silid ni Liam bago huminga ng malalim at pilit kinalma ang sarili. Lakas loob na binuksan niya ang pinto. Soon enough, she was face to face with the Borja patriarch and his wife. Nanlamig si Monique nang pasadahan siya ng tingin ng mga ito bago pumasok ng bahay. Mabilis niyang isinara ang pinto nang magkislapan na naman ang mga flash ng kamera. So, ikaw palang babaeng kinakasama ng anak namin, sabi ni Don Rodolfo Borja habang asawa nito hindi siya nilulubayan ng tingin. Nahigit ni Monique ang kanyang hininga. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga ito. Oo, at sanay siyang makisalamuha sa mayayaman dahil yon ang dati niyang trabaho. Pero ibang mga ito. They were Lance's parents. You have to tell us why he kept you a secret from us, sabi naman ng ginang. Kinagat ni Monique ang kanyang ibabang labi. Paano niya sasabihin sa mga magulang ni Lance kung sino sila ng kanyang anak sa buhay nito? Kung wala naman si Lance para patutuhanan iyon. Baka nga wala naman itong balak na ipakilala siya sa pamilya nito. Na kaya lang siya naroon ay dahil kay Liam. After all, didn't he tell her before that he will not love and marry her? Masakit yon para sa kanya, pero yon ang katotohanan. Paano niya sasabihin sa mga magulang nito yon nang hindi bababa ang tingin ng mga ito sa kanya? Dahil na-realize niya na wala siyang ibang nais na mga oras na yon kundi ang tanggapin ng mga ito. At sana maging ang anak niya. Lance, nasan ka na ba? Tanong ni Monique sa kanyang isip. Tila sagot sa dasal ni Monique na bago pa man ulit siya tanungin ng mag-asawang Borja, narinig niya ang pamilyar na tunog ng makina ng kotse ni Lance. Kasunod noon ay ang pagkakagulo ng mga reporters sa labas. Nabaling sa labas ang atensyon ng mag-asawa. Nandito na ang anak mo, Elena, ani Don Rodolfo. Sa halip na makahinga ng maluwag, lalo lamang si Monique na kinabahan. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag si Lance sa mga ito. Pero mas natatakot siyang marinig ang sasabihin ni Lance sa mga magulang nito. Napaigtad siya nang bumukas ang pinto. Nagtama ang mga mata nila ni Lance. Kumislap ang mga mata nito at nabilis na isinara ang pinto. Napasingap si Monique nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit nang makalapit ito sa kanya. Are you okay? Masuyong tanong ni Lance na nagdulot ng init sa puso ni Monique. Lalo pat naramdaman niya ang paghalik nito sa tuktok ng ulo niya. Tumango siya. Okay lang ako. Gising na si Liam. Nasa kwarto lang siya. Bulong niya rito para hindi yun marinig ng mga magulang nito. Naramdaman niya ang paghigit nito ng hininga bago siya hinalikan uli sa sentido at bahagyang pinakawalan. Okay, I will handle this, sabi nito sa kanya. Dapat lang, sabad ni Don Rodolfo. Kinabahan na naman si Monique, lalo pat nang tingnan niya mga ito ay matabang nakatingin sa kanilang mag-asawa. Magpaliwanag ka, Lance. Ano ba nangyayari at sino ang babaeng yan? Sabi naman ng ina nito na tila labis na nababahala. Why don't we sit down, Papa, Mama? Kalmanteng sagot ni Lance. Nagtingin na mag-asawa pero agad ding binalik ang tingin sa kanila. Mama, Papa, I want you to meet Monique. Monique, meet my parents, Rodolfo and Elena Borja. Pakilala ni Lance sa kanya at sa mga magulang nito. Nanatiling nakatingin lang kay Lance ang mga magulang nito. Magandang umaga po, bati ni Monique sa mga ito. Ilang sandali silang natahimik. Hinamig ni Monique ang sarili. Maghahanda ako ng maiinom, wika niya. Napatingin sa kanya mga ito. Pinisil ni Lance ang balikat niya. Tiningala niya ito at ginitian naman siya nito bago siya tuluyang pinakawalan. Magalang siyang nag-excuse sa mga magulang nito bago nagtungo ng kusina. Nang hindi na siya abot tanaw ng mga ito, nangihinang sumandal siya sa pader. Natatakot siya sa kahahantungan ng pag-uusap na iyon. Palabas na si Monique ng kusina dahil tapos na siyang magtimpla ng juice nang marinig niyang nagsimula ng magpaliwanag si Lance sa mga magulang nito. Ngaling-ngaling ilapag ulit niya sa dining table ang hawak niyang tray
at manatili na lamang sa kusina. Pero ayaw niyang maging duwag. Buong buhay niya, nasanay siyang harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay niya. Hindi nga ba't sa ganong paraan niya napalaki ang anak niya? Mas nagkalakas ng loob siyang harapin ng mga magulang ni Lance. Huminga siya ng malalim, saka lumabas ng kusina at lumapit sa mga ito. "We met 8 years ago, even before I asked Hazel to marry me. Akala ko mas tama kung si Hazel ang pipiliin ko dahil siya ang girlfriend ko. Akala ko yun ang dapat kong gawin dahil yun ang inaasahan ng lahat na gagawin ko. I tried my best to forget her." Wika ni Lance sa mga magulang nito. Huminto ito nang ilapag ni Monique ang tray sa center table sa sala. Pagkatapos, hinawakan ito isang kamay niya at maingat siyang hinila paupo sa tabi nito. Tumalima siya at tinignan ang mga magulang nito na seryosong nakatingin kay Lance. "But in the end, I just cannot forget her, kaya hindi ko tinuloy ang kasal," patuloy ni Lance. "Kung ganun, bakit ngayon lamang ito? Bakit hindi pa noon?" Kunot noong tanong ni Don Rodolfo. Nakagat ni Monique ang ibabang labi niya. Siya ang may kasalanan ng lahat. Bakit hindi sinasabi ni Lance ang totoo na niloko niya ito? "She left me because she thought I'm better off with Hazel," sagot ni Lance. Napamaang si Monique at napatingin dito. "Lance, we saw each other again recently and we have a child," putol ni Lance sa pagpaprotesta niya. Suminghap ang ina nito. "Oh my!" Nanlaki ang mga mata ng ama at tumiim ang mga bagang. "A son, Papa. Mag-8 years old na siya. He is in his room right now. Do you want me to fetch him so you can see him?" "Oh, Lance, then you must marry her at once," sabi na naman ang ina nito. "Yes, I will," determinadong sagot ni Lance. Hindi na ni Monique kinaya pa. Tumayo siya at kinalas ang kamay niya sa pagkakahawak ni Lance. Nakaramdam siyang nakatingin ng mga magulang nito sa kanya, pero kay Lance lamang siya nakatingin. "Maraming kulang sa kwento mo, Lance," hindi na nakatiis na sabi ni Monique. Tiningnan siya nito na tila pinagbabantaan siya, pero maharas siyang umiling. "Stop talking about the past as if I was so noble and everything was your fault, because it's not. Ako ang may kasalanan ng lahat ng nangyari noon. Huwag mo akong pagtakpan dahil hindi ko gusto yun," patuloy ni Monique. "Monique!" Tawag ni Lance sa kanya sa nagbabantang tinig. Nagre-rebelding sinalubong niya ang tingin nito. "Why don't we just tell them the truth, Lance? Kesa dumating ang araw na malaman pa nila sa iba. Dahil sigurado kung may posibilidad naman na malahangkat iyon ng mga reporters balang araw. Why not tell it now? Kung natatakot ka na hindi nila ako matanggap, okay lang naman sa akin. You don't have to marry me or anything. Tanggap ko naman yun noon pa man," wika ni Monique. "Stop it!" Galit na ding saway ni Lance sa kanya at tumayo na din. Sunod-sunod na katok sa pinto ang gumambala sa kanila, pero hindi nila inalis ang tingin sa isa't isa. Naramdaman ni Monique na tumayo ang ina nito at mabilis na nagtungo ng pinto. "Ano nangyayari?" tanong ng tinig ng isang lalaki. Napatingin si Monique doon. Nandoon ang mga kapatid nito at si Jeremy. Lalong nagwala mga paraparo sa sikmura niya. Bigla siyang nawala ng lakas loob na umamin sa mga magulang nito. "Exactly what I want to know," seryosong sabad ng ama nito. "So Lance, ipapaliwanag mo ba kung anong sinasabi niya? Or you will volunteer to tell it to us, Monique?" Baling nang doon sa kanya. Hindi nagsalita si Lance, kaya si Monique na lamang ang naglakas loob na magsalita. After all, siya naman talagang may kasalanan ng lahat ng naging gulo sa buhay ni Lance. "Ang totoo, alam kong may girlfriend na si Lance simula pa lang, pero may hingmingi ng tulong sa akin na paghiwalayin sila. So I did. Please, huwag niyo nang alamin kung sinong humingi ng tulong ko. The point was, I seduced him. I did everything to make him fall for me, para hindi niya ituloy ang kasal. Ang plano ko kapag nahulog na siya sa akin, mawawala na akong parang bula sa buhay niya na siyang ginawa ko. Niloko ko lang siya." Mabilis na paniwanag ni Monique. Walang nagsalita sa mga ito at nagbuga lamang ng hangin si Lance sa tabi niya. Kinagat ni Monique ang ibabang labi at nagpatuloy sa pagsasalita. "Ang kaso, nagkaloko-loko ang mga plano ko kasi
kasi na-realize ko na hindi siya gaya ng ibang lalaki. Before I knew it, I got emotionally involved. Naramdaman niyang natigilan si Lance at napatingin sa kanya. Pero hindi niya ito tinignan. Natatakot siya na baka kapag ginawa niya iyon, mawala ang lakas ng loob niyang aminin ang tunay niyang nararamdaman. Nataranta ako, natakot, dahil alam ko na kapag nalaman niyang lahat, magagalit siya sa akin. Kaya gusto kong matapos ng lahat para makalayo na ako sa kanya, bago pa dumating sa puntong hindi ko na siya kayang iwan. But I got careless when we were on the island. I let myself get drowned with my own emotions. Tapos, na-realize ko ng engagement party niya, na hindi ko pala kayang tapusin emosyon ko. I cannot let him jilt her, dahil masisira ang buhay niya kung ako ang pipilian niya. Noon si Monique tumingala kay Lance. Bakas ang pagkamangha sa mukha nito. Nag-init ang mga mata niya pero pinigilan niyang umiyak. Kaya nantunangin mo ko kung anong dapat mong gawin? Sinabi kong huwag mong iwan si Hazel. Do you remember it, Lance? I told you that night will be the last time. Kaya ako umalis. Wika ni Monique sa mas mahinang tinig. Pagkatapos ay hindi na siya nagsalita pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan agad? Bakit inintay mo pang malaman ko sa mas masakit na paraan ng totoo? Nang magkita ulit tayo pagkatapos ng isang buwan, bakit hindi ka nagsalita? Why did you have to lie to me? Tanong ni Lance sa tinig na mas nagtataka kaysa nanunumbat. Kinagat ni Monique ang ibabang labi at naglakas loob na tinignan ito. Dahil alam kong buntis na ako noon, okay? Dahil palagi ko nakikita sa balita kung ano nangyayari sa'yo. Dahil ayokong lalo pang gumulo ang buhay mo dahil sa amin ng anak ko. Dahil kasalanan ko naman talagang lahat, kaya dapat lang na magalit ka sa akin. Wika ni Monique. Huminga si Lance ng malalim at tinawakan siya sa magkabilang pilikat. Okay, I get it. Pero nakaraan na yun. You don't have to tell them everything, Monique. Dahil kahit ano pang sabihin nila, nagdesisyon na akong pakasalan ka. Wika ni Lance. Napaawang ang mga labi ni Monique. Bumaling si Lance sa mga magulang nito. You heard me, Papa, Mama, pakakasalan ko siya. Kung ano man na mangyayari sa amin noon, tapos na yun. Please, wag naman kayong kumontra. Pakiusap ni Lance. Nagkatinginan na mag-asawa bago sabay na sumagot. Hindi naman kami kumukontra. Nanlaki ang mga mata ni Monique. Hindi niya inaasahang pagkatapos ng mga sinabi niya, ganun lang ang sasabihin ng mga ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa inyo, gusto pa rin ninyong isa't isa. Sino kami para kumontra? Didn't I tell you before, Lance? Ang mahalaga sa amin ay ang kaligayahan mo. May tiwala kami na kung sino man ang babaeng pipiliin mo ay siyang babaeng nararapat para sa'yo. Sabi ni Don Rodolfo. Besides, you already have a child. Ayokong magkaroon ng apo na magkahiwalay ang mga magulang. Kung ako nga ang tatanungin, gusto kong ikasal na kayo ngayon mismo. Sabi naman ang ina nito. And this was a long time coming. Ang gulo ninyong dalawa noon eh. Sabi naman ni Lendon, nakakangiti na. Right, sa isla pa lang alam na namin ni Lendon kung ano nararamdaman ninyo sa isa't isa. But the two of you seem too oblivious to your own feelings. Sabi naman ni Nathan. What? May alam kayong dalawa at hindi nyo man lang sinabi sa akin? Anang ina namang ito, kina Nathan at Lendon. Napakurap si Monique nang magtawanan pa mga ito. Tinignan niya si Lance nang gagapin ito ang kamay niya. Pakakasalan mo ko? But you don't have to. Giit pa rin ni Monique. Tumigas ang anyo ni Lance. Bakit? Ayaw mo? Tanong nito sa malamig na tinig. Humigpit na pa ang hawak nito sa kamay niya. Pero sabi mo hindi mo ko pakakasalan. Nasa kontrata yun, hindi ba? Mahinang tanong ni Monique dito. Bahagyang umaliwalas ang mukha nito. Ah, that? Matagal ko nang pulinuit ang kontratang iyon, honey. I was an ass when I did that. Ginawa ko lang yun dahil nagagalit ako sa sarili ko. Hindi ko kasi maintindihan ng sarili ko kung bakit sa kabila ng galit ko sa'yo, matindi pa rin ang epekto mo sakin. Paliwanag ni Lance. Hindi pa rin si Monique mapakali. But you said you will never love me. Garalgal ang tinig na sabi niya. Kumislap ang guilt sa mga mata ni Lance at hinapit siya palapit sa katawan nito. Hinalikan nito ang noon niya. I'm so sorry I said that. It was out of anger. Surely you must know I did not mean that.
Hindi mo pa ba napapansin itong mga nakaraang araw ang totoo? That I still love you? Malumanay na tanong ni Lance. Bumilis ang tibok ng puso ni Monique at bahagya siyang kumalas dito. Nawala sa isip niya na may ibang taong nararoon. Tinuon niya ang buong atensyon niya kay Lance. Hindi ka nagalit sa ginawa ko noon? Tanong niya. Hope started to well up in her heart, lalo na nang sumilay ng masuyong ngiti sa mga labi ni Lance. Yes, mula pa nung nasa ospital tayo at nakita ko sa unang beses ang anak natin. I realize how stupid I was for hating you all these years, kahit na pinaglaruan tayo ng tadhana. Knowing that you spent 8 years taking care of our child alone makes me angry with myself. At kahit matagal na panahon tayong hindi nagkita, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko sa'yo. I love you, Monique. That is why I want to marry you and make our family complete. Seryoso at sincerong pag-amin ni Lance. Tuluyan nang tumulo ang mga luha ni Monique at agad na pinunasan iyon. Lance, mahal din kita. Mahal na mahal. Akala ko hindi mo na ako mapapatawad, na baka habang buhay kang magagalit sa akin. Hindi ko kakayanin kung hindi mo na ako mamahalin uli. Kaya kahit masaya tayo nito mga nakarang araw, pakiramdam ko, palagi bigla na lang babawiin sa lahat ng kasiyahan ko. Wika ni Monique dito. Shh! Everything will be okay from now on, okay? Ako na ang bahala sa'yo at kay Liam. Masuyong sabi nito at tinalikan siya sa mga labi. Oh! Is this Liam? Masayang sabi ng mama nito na nagpabalik sa atensyon sa kanilang anak, ni Lance. Nang mapatingin ito sa kanya, nakita niyang pag-aalala sa mukha nito. Mama? Papa? Wika ni Liam. Humarap dito si Lance. Liam, come here. Gusto kong makilala mo ang lolo, lola at mga uncle mo. Wika ni Lance na lahat pa mga kamay. Mabilis na lumapit si Liam kay Lance. This is our son, Liam. Tinitigan ito ng mga bisita nila. Saka lumapit ang mga magulang ni Lance kay Liam at niyakap ito. Pambihira! Akala ko si Alina kong panganay na apo. Nauna ka na pala sa akin. Nakangiting biro ni Landon. Masyado niyo na ako nauungusan. Wika ni Lance. Hindi bale. Sisiguruhin ko na makakabuo agad kami ni Julia. Sabi naman ni Nathan. Well, before anything else, kailangan muna ninyong harapin ang media para umalis na sila sa labas. Sabi naman ni Jeremy. Oh, the media. Hindi bale, wala naman tayong dapat itago. Kaya sasabihin natin sa kanila ang nalalapit na kasal. Hindi rin naman kayo dapat mahiya kung paano kayo nagkakilala. In fact, I find it romantic. Malay ninyo, iproduce at gawin pang pelikula ang kwento ninyong dalawa. I'm so excited. Masayang sabi ng mama ni Lance. Ngumisi si Lance at tinigit si Monique sa bewang. Nang tingalain ni Monique ito, hinilikan siya nito sa labi bago siya pinakatitigan. We are going to be happy, my temptress. Malambing na sabi ni Lance. Gumanti si Monique ng ngiti dahil naniniwala siyang tama ito. Magiging masaya sila. Tanggap sila ng pamilya ni Lance at mahal nilang isa't isa. Napayakap siya rito at kusa na itong siniil ng halik sa mga labi. Gumanti ito at hindi kumalas kahit pamalakas na silang tinutudyo ng pamilya nito. Tama si Elena Borja nang sabihin itong walang mali kahit nasabihin pa ni Lance at Monique ang drama ng kanilang pagkakakilala 8 taon na nakararaan. In fact, like Doña Elena, the people found it very romantic. Lahat tuloy ay nagbunyi para sa pag-iisang dibdib nila ni Lance. Kasalukuyang ginaganap ang kasal sa Manila Cathedral. Kumpleto ang buong pamilya ng Borja at maging ang lahat ng business partners ng Borja Communications. Walang nais palampasin ang paglagay sa tahimik ng tagapagmana ni Don Rodolfo na si Lance. Maging sina Hazel at Nico, umuwi pa sa Pilipinas para dumalo lamang sa kasal ni Monique at Lance. Best men sina Nathan at Landon. Ang mga asawa ng mga ito ay naroon din para maging bridesmaids niya. Si Emerald ang napili ni Monique na maid of honor. Kahit alam nilang bawal itong lumabas ng ganoon sa madla, lalo na't miyembro pa rin ito ng Club Estrella Rosa. Pero pinayagan naman ito ni Miss Rose. Hindi man nakapagdalo, nagpadala naman ng regalo si Miss Rose. Sapat na iyon para kay Monique. After all,
wala na siyang hahanapin pa dahil naroon sina Lance at Liam, ang dalawang pinaka-importanteng lalaki sa buhay niya. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan at reception sa isang 5-star hotel, agad silang naghanda sa pag-alis. Si Liam ay napagkasunduan na maiiwan sa lolo at lola nito. Pasakay na sila ng private plane, hindi pa rin alam ni Monique kung saan sila pupunta. Ayaw kasing sabihin ni Lance. Ingat at enjoy kayong dalawa. Susunod kami after 2 weeks ha? Masayang paalam ni Lendon na kumindot pa sa kanila habang nakaakbay sa asawa nito. Of course, pero huwag kayong biglang susulpot ha? I have many plans for just the two of us. Sagot ni Lance. Tumawa ang mga ito. Oo na, bibigyan namin kayo ng time bago kami magpunta. Then we can all go party. Nakangising sabi naman ni Nathan habang hawak ang kamay ni Julia. Saan ba tayo pupunta? Bakit sila alam? Ako hindi. Nagtatakang tanong ni Monique kay Lance nang nasa ere ng aeroplanong sinasakyan nila. Tumingin sa kanyang asawa at sa halip na sumagot, siniilamang siya ng halik sa mga labi. Pero hindi siya magpapadala doon. Hinawakan niya mukha nito at bahagya itong inilayo sa kanya. Lance, I want to know. Please? Hindi na surprise. Ngumiti siya. Kahit sabihin mo ngayon, masusurprise pa rin naman ako ah. Bumuntong hininga ito at hinawakan ang kamay niya. Fine, I bought an island for you and we are going there for our honeymoon. Napamaang si Monique dito. Island? Bumili ka ng isla? Bakit? Namamanghang tanong niya. He smiled boyishly. Hindi ba sabi mo noon mas gusto mong tumira sa isla? Yung tahimik at ang kasama mo lamang ay ang taong espesyal sa'yo. Well, I bought one for you. Hindi man tayo pwedeng tumira doon ngayon dahil marami akong responsibilidad sa Maynila. At dahil syempre kailangan mag-aral ni Liam. Pero at least kapag napagod tayo sa syudad, meron tayong pwedeng puntahan para magpahinga. Because you see, my dream is that when we are already old, we can retire and spend the rest of our lives quietly together on that island. Masuyong wika ni Lance. Nag-init ang mga mata ni Monique sa sinabi ni Lance at masuyo niya itong hinalikan sa mga labi. Thank you, Lance. Puno ng emosyong sabi ni Monique. Hindi yan naisip na gagawin ito iyon. Hindi yan naisip na maaalala pa nito iyon. But he did. Just like how she never forget everything she learned about him. Ngumiti ito. Anything for you, my temptress? Niyakap niya ito. She thought fairy tales no longer come true. But she was wrong. Nangyari iyon sa mga asawa ng mga kapatid ni Lance na naging malapit na rin niya mga kaibigan habang nagpe-prepara sila sa kasal niya. Nangyari din iyon sa kanya. After all, she just got her own happy ending. Right here in Lance's arms. Nakangiting na isip ni Monique habang yakap-yakap ito. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!